No involucres a mi madre. Ako ang iyong ama. Soy tu padre. Ama? Hindi kita kinikilala, ama. Kausap ka kanina. Nakita mo siya? Si Mr. Torres. May ibig sabihin talaga to eh. Nakikita niya si Mr. Torres. So malamang hindi siya talaga taga dyan. Or, oh my gosh, pati yung portal, di ba? Naalala niyo? Sa bagong music video ng El Filibusterismo, nakita niya rin yung portal. Di ba ang nakakita lang noon is si Clay at saka si Professor Torres? Oh my gosh, may something, may ginagawa sa likod ang ano, mga writers. Abangan natin yan, guys. My gosh. Malala ang tama mo. Halika't ibabalik ka na namin sa kabundukan. Hindi pa tapos ang aking gawain rito. Di ka namin iiwan dito. Oras ko na, kaibigan. Ikaw nang bahala kay Salome. Iwan nyo na ako. Ligtas nyo na ang sarili ninyo. Umahin na kayo. May natagpuan kaming dalawa na bangkay. Sino? Hindi nila mati akong sino. Dahil sunog na sunog ang kanilang mga katawan. At natagpuan namin ito. Sa tabi ng katawan ng isa. At sabi ni Kapitan Tiago ay bati niya akong kanina ito. Mukhang sinunuhiin niya sultanin sarili. Bakit naman niya gagawin yun? Marahil eh, para iligaw ang mga otoridad. Ibig sabihin, hindi pa natatagpuan si Ibarra. Anggapin niyo na rin na maaaring ituring napatay si Pinsas ng Ibarra. Kami ay lubos na nakikiramay. Kayong pumatay sa aking nobyo. Dinarado na na para kayo mawala kayong puso! Huminahon ka. Sabihin ninyo, ang kinalaman niyo sa pagkasira ng buhay ni Crisostomo. Magalita! Ngayon sabihin sa akin, kung sino ba ang tunay na erehe at filibustero? Kung sino ba ang tunay na makasalanan at dapat mamatay? Aun genius una oportunidad para sertili. Ituloy mo pa rin ang papapakasal kay Linares. No, nung kami obedare de Grisostom, hindi ako magpapakasal lalong-lalo na sa Alfonso Linares na yan. Hey, hinaan mo ang boses mo. Baka nasa paligid lang si Sir Ibarra. Sumisigaw ako para marinig niya tayo. Sir Ibarra! Clay, ano ba? Baka may ibang makarinig sa atin. Gusto ko nang mawala. Gusto ko magwala! Clay, ano ba? Clay, narinig mo ang sinabi ni Lucia, hindi ba? Naniniwala kang wala na siya? Ayokong maniwala. Ngunit ano ang maaaring nating gawin na hindi rin tayong mapahamak? Nais ko rin matuntun ang aking kaibigan. Ngunit hindi pa ngayon. Okay, kailan? Nauubusan na tayo ng oras, Fidel! Clay, saan ako pupunta? Hahanapin ko si Ibarra. Sandali. Hindi tayo maaaring pumunta doon. Sasamahan kita. Kailangan natin na pakahanap ng armas. Sandalit, kukuha muna ako. Diyan ka lang. Tigas ng ulo ni Clay. Clay! 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 Asa naman yun? At anong gagawin mo? Mabubuhay ka sa labis na kalungkutan. Katulad ng ginawa ng iyong ina. No involucres a mi madre! Huwag mo kong didiktahan. At wala kang karapatan na panghimasukan pa ang buhay ko. Walang karapatan?
Samantalang ako, ako ang iyong ama. Soy to, Padre! Ama? Hindi kita kinikilalang ama. Lalo na't isa kang kampo ng dilim na gumahasa sa aking ina. Lalo na't sa pagkabuo ko pa lamang sa sinapupunan. Ay sinumpa na agad ako na mabuhay sa isang kasinungalingan at kahihiyan. Pinalaki para mabuhay at paulit-ulit na umaasa sa isang magandang buhay. Ngunit wala namang kakayahan na magpasya para sa sarili. Dahil lahat na lang ay dinidikta mo. Hindi ako magpapakasal sa lalaking nais mo. Bagus. Papasok ako ng kumbento. Huwag mo sabihin niya, anak, na hindi mo alam kung anong pighati at pagdurusa ang aabutin mo sa loob ng kumbento. Buo na ang aking pasya, Padre. Kumbento? O kamatayan? Basta yan. Lumiyagas esta broma. Hindi ko ako nagbibiro, Padre. Escúchame bien, Maria. Hindi kita mapapangalagaan sa loob ng kumbento. Lalo na sa isang katulad mo. Mas magdudusa ka lang at maghihirap sa loob kaysa kung mag-aasawa ka. No merezco ser feliz! Merecemos sufrir todos! Kaya kumbento o kamatayan lang ang aking pamimilian. Maria, Maria, patawarin niyo ako. Umiyak ako nakapatawaran sa iyo at sa iyong ina. Sa maniwala kasi hindi, minahal ko si Bia. Minahal ko siya kahit alam kong kasalanan yon. Pero paano kung pagsisisihan ang aking kalapastanganan? Kung ang naging bunga ang isang katulad mo. Isang taong minahal ko nang higit pa sa buhay ko. Maria, ikaw ang kaligayahan ko. Kutang na loob, huwag mo akong barusahan ng ganito. Huwag mo akong barusahan sa pagtatapon mo ng iyong buhay, anak. Wag! Wag! Ang aking buhay at kapalaran ay nasa palad ko na, Padre. Kaya't papasok ako sa kumbento. At kung ako ay ahadlangan ninyo, ako ay magpapakamatay. Ha ha ha.
Se acabó nuestra conversación. Que Dios nos bendiga. Su reverencia. Nagkausap na ba kayo ng ninong mo? Mula Maynila ay dumiretso agad siya rito. Papunto ho ako na Tia Isabela Teta. Magpapatulong ho ako na mag-ayos ng gamit. Uwi na ba tayo ng Maynila? Uuwi na ako sa kumbento. Señor mi Dios, no dejes que pierda a mi hija. No la alejes de mí, por favor, te lo ruego. Clarita, kailangan ba bukas na bukas ay uuwi ka na doon sa kumbento sa Maynila? Hintayin kaya muna natin ay yung papa dahil humihingi lamang siya ng tulong para sa iyong pagpapasya. Hindi ko na ako kaya mamalagi rito, tiya. Bawat sekundo na naririto ako sa mamamahay na ito eh. Naalala ko lamang ang mga mapapait na mga alaala. Mamamatay ako dito sa bahay na ito. Kung yan ang iyong nais, ipapahanda ko na ang karwahe. At eta, tulungan mo siya mag-impake. Ibigay mo ang nais niya. Ikaw si Crisostomo Ibarra? Siyang tunay. Yang di mabili may amag sa tabi. Hindi yata tama na ganyan yung pagsalitaan ng isang babae. Lalo na't pinapahayag niya lamang ang kanyang mga saloobin. At dahil ikaw naman ay kaibigan ko na, wala akong ibang hangarin, kundi ang kaligtasan at kapakanan mo. Bakit ngayon ay tila nagbago na ang iyong posisyon sa buhay? Dahil ayokong mapahama ka. Ayokong mamatay ka. Para buhay ka pa ba? Kung buhay ka, magparamdam ka naman. Magparamdam ka, please. So, Ibarra? So, Ibarra?
Ngunit hindi maaaring pumasok sa kumbento ang aking anak, Malakura. Hindi sa maaaring maging madre. Dahil hindi na kami muli magkikita. Kausapin niya siya. Baka kayo makapagpabago ng kanyang isip. Kahit ang kanyang nino ay hindi na rin niya kinakausap. Hindi na siya nakikinig sa kanyang inaama. Hindi ko makakaya na mawalay sa akin ang aking anak. Anak, Kapitan Tiago, batid niyo naman na mainit ang dugo sa akin ni Maria. Tila maraming bagay siyang kinakagalit ngayon. Marahil kinakailangan niya muling mapalapit sa Diyos. Kapitan Tiago, matanong ko lamang. Sandali, Cora. Sumasang-ayon kayo? Ngunit bakit hindi? Kung yun ang kanyang pagpapasya. Marahil ang kumbentong maging kaligtasan niya at mapalayo siya sa mga masasama at muling mapalapit sa Panginoon. Santa Maria, wala na ba akong maaasahang tulong rito, Cora? Tila yata gusto niyo rin magdusa ang aking anak at mawalay sa mga nagmamahal sa kanya. Mahal ko ang pobresitang si Maria. Kung ganun, bakit niyo hahayaang mangyari ito sa kanya? At bakit tila yata bigla niya kayong kinamumuhian at tila sinisisi pa? Maaari ka nang umalis, Kapitan Tiago. Por favor. Kaya ba sang-ayon kayo sa pagkukumbento niya dahil galit siya sa inyo? Ang ninong niya ang dapat niyong kausapin at hindi ako. At batid ko rin na hindi may kukubli ang galit niya sa kanyang ninong. Bakit nga ba? Ano ang nalalaman ninyo? Sir Ibarra? Mr. Torres? Miss Infantes? Mr. Torres? Mr. Torres, nasan ba talaga si Ibarra? Sabihin mo sa akin, buhay pa ba siya? Babalik pa siya, di ba? Ang alam ko, babalik pa siya kasi may sequel pa eh. Yung El Fili, di ba? Kaya hindi pa siya pwedeng mamatay, di ba? Isa lamang akong mensahero ng katotohanan, Kapitan Tiago. At yun lamang. Anong katotohanan? Wala akong maintindihan. Anong nakakatawa doon, Padre? Dahil marami pa kayong hindi alam, Kapitan Tiago, na tila alam na ng karamihan. Maliban sa'yo, pobresitong Santiago. Alam tungkol saan? Tungkol sa maraming bagay. Tungkol sa ikinagagalit ng iyong tinuturing na anak. Na tungkol sa kanyang yumaong ina. Ano kinalaman ng aking asawa dito, ni Pia? Wala ba talaga kayong naririnig ng mga bulong-bulungan? Wala ka bang nabasa? Ano ba pinagsasabi niyo, Cora? Marami salamat, Panginoon. At binigyan niya ako ng kakayahan na magbigay ng liwanag sa iyo. Kapitan Tiago, matagal ka na nilang ginagawang tanga. Matagal ka nang naiipotan sa ulo. At eto ka ngayon. Walang kamuwang-muwang. Padre, bakit hindi niyo sambitin ang tungkol sa aking ina? Kapitan Tiago, hindi ikaw ang tunay na ama ni Maria. Ano sinabi? Ang iyong kumpadre, si Padre Damaso, siya ang tunay na ama.
Akala mo, marahil hindi ko malalaman ang katotohanan. Santiago, alam mo ba kung ano ang kaparusahan sa pagsisinungaling? Ito, Papa, na siyang dapat na nagpapasya para sa akin. Ano ko ba ang pagmusgan niyo sa bagay na ito? Pumanhin po, Padre, ngunit ayoko po sana kayong ipahiya. Ngunit ano naman ang karapatan niyo na magdikta kay Maria na tila kayo ang kanyang ama? Gayong naririto ang kanyang tunay na ama. Yes, kapiyat na amin, Iba. Lales, sabi, wala mo. Demonyo talaga to si ano eh, Salvi eh. Maaring mali sa pagkakaalam mo. So patay na talaga siya? Pinaasa mo ako noon sa simbahan. Sinabi mo sa akin na babago ko na yung kwento. Ano to? Ano nangyayari? Ang mga sandaling yun, pinaasa mo rin ako. Naakala ko, nababago mo na nga ang kwento. And here we are. Tuloy-tuloy pa rin ang pinatutunguhan at patutunguhan. Bakit naman ganun, sir? Seryoso ba si Rizal? Kung nabasa mo ang Noli, dapat alam mo yun. Isa-isa niyang pinatay ang mga karakter. Halos wala siyang tinira. Hindi ko maaaring iwan yung babae. Sinong babae? Si Aling Sisa. Ate Sisa! Hindi maganda ang aming natuklasan. May natagpo ang dalawang sunog na katawan. Hinihina lang ba kasi na Sisa at Ilyasim? Anong klaseng nobilista ba yan si Rizal, ha? Parte lamang sila ng grand narrative ng nobela. Eh, hindi sila parte lang. At mga tao-tauhan, mga totoong tao sila. May sarili silang buhay. May damdamin. May kanya-kanya silang kwento, may mga pangarap sila. At napalapit ako sa kanilang lahat, naging kaibigan ko sila. Natutuwa naman ako. At napamahal sa iyo ang mga tauhang kinatha ni Rizal. At ngayon ko lang naramdaman na interesado ka pala sa klasiko, Miss Infantes. Pero huwag mo itong kalimutan, Miss Infantes. Nandirito ka para matuto. At para malaman mong maigi ang totoong ibig sabihin ng nobela. Na ano po? Na mamamatay din ang mga mahal ko sa buhay. Kahit anong gawin ko, wala sa kontrol ko na mailigtas sila. Yun ba, Mr. Torres? Yun ba ang gusto mo sabihin ni Rizal? Sa grand narrative that represents the Philippine society, hopeless na tayo mga Pilipino at ang bayan natin sawi. Na kahit anong gawin natin, mamamatay at mamamatay lang din tayong lahat. Grabe si Clay. Pati yung mga linya ang gaganda. Tudo sa mga writers. Saludo. Ano mo lang kami sa akin? Que falta de respeto es esto?
magpasalamat ka. Ganyan lang ang ginawa ko sa'yo. Kung tutuusin, higit na maninam, ikaw ay aking paslangin. Clay! Clay! Kamusta na nga pala yung paghanap mo sa ating amigo? Ibang hanap ko eh. Patid kong naikausap ka kanina. Nakita mo siya? Si Mr. Torres. May ibig sabihin talaga to eh. Nakikita niya si Mr. Torres. So malamang hindi siya talaga taga dyan. Or, oh my gosh, pati yung portal, di ba? Naalala niyo? Sa bagong music video ng El Filibusterismo, nakita niya rin yung portal. Di ba ang nakakita lang noon is si Clay at saka si Professor Torres? Oh my gosh, may something, may ginagawa sa likod ang ano, mga writers. Abangan natin yan, guys. My gosh. Okay. Grabe ang mga kaganapan dito ngayon, lalo na yung pagkatuklas sa katotohanan ni Kapitan Tiago. And yun na nga, nalaman niya. Inasusuklaman niya na ngayon yung amigo niya, kumpare niya, yung close niya dati na si Padre Damaso. So tingnan natin kung saan patuhaan tong ang kademonyohan ng bunot na sunny side up na si Salvi. And Thursday na bukas, and then Friday malapit nang matapos tong week na to, so cliffhanger na naman. And guys, alalahanin niyo, malapit nang tumawid talaga sa El Filibusterismo kasi parang 80 yata to 100. Yun yung mga episodes for El Filibusterismo. Ayan guys, maraming salamat sa panonood, and I hope to see all you guys tomorrow para sa episode 79. Bye.